Mahigit ilang dekada na ang lumipas nang una nating mapanood ang Disney version ng fairy tale na Snow White and the Seven Dwarfs. Nakakatuwang isipin na isa din ako sa namangha at napasaya ng fairy tale na ito. Ngunit, meron akong nalamang storya. At ang storyang ito ay base sa libro ng tunay na storya ng Snow White noong 18th century na kung saan aking masasabing napaka-weird at siguradong masisira ang childhood memories mo. Kaya kung interesado ka sa mga ganitong videos, please do check out my channel. Huwag na rin kalimutan, i-hit ang subscribe button at notification bell. Ayon sa kinalakihan nating version nito ng Disney, si Snow White ay isang napakagandang dalagang prinsesa na may kutis na kasing puti ng snow at mga labing simpula ng rosas. Ang kanyang stepmother naman ay ang evil queen ng kingdom at ating masasabi na inggit ito sa ganda ni Snow White. Sa mahabang panahon, madalas sabihin ng magic mirror na ang evil queen ang pinakamaganda sa lahat. Ngunit isang araw ay nagkamali ito at nasabi ng magic mirror na si Snow White ang pinakamaganda sa lahat. Kaya naman sa sobrang inggit ng kanyang stepmother ay nagpa siya itong ipapatay si Snow White sa isang huntsman. Sa kabutihang palad, sa di inaasahang pangyayari ay hindi ito nagawa ng huntsman. Kaya si Snow White ay nagpa siyang tumakbo at tuluyang umalis sa kingdom. Dito na nga siya napunta sa bahay ng Seven Dwarfs at dito na rin siya tumira ng ilang panahon. Isang araw nalaman ng Evil Queen na buhay pa rin si Snow White kaya nagplano ulit ito patayin si Snow White at ang kanyang plano ay pakain sa kanya ang isang poisoned apple. Matagumpay naman niyang nagawa ang kanyang masamang balak. Ngunit sa di inaasahang pangyayari ay namatay din ang Evil Queen noong tamaan siya ng kidlat dahilan upang mahulog siya sa bangin. Sa katapusan ng Disney version na ito, iniligtas ng prinsipe si Snow White at gamit ang true love's kiss ay nagising si Snow White, nagpakasal sila and lived happily ever after. Ngunit ayon sa original na version nito noong 18th century ay masasabing napakalaki ng pagkakaiba nito mula sa kinalakihan nating version. At ang pamagat ng librong ito ay Grimm's Fairy Tales na gawa ng Brothers Grimm noong 1812. Sa story number 53 ng librong ito ay malalaman natin ang tunay na storya na pinagmulan ng Snow White. At ganito nagsimula ang storya. Isang araw sa isang kaharian, may isang prinsesa na nagngangalang Snow White at nakatira ito kasama ang kanyang Queen Evil Stepmother. Ngunit sa storyang ito, si Snow White ay 7 years old lamang at sa murang edad na ito ay nagpa siya ang Evil Queen na ipapatay si Snow White sa huntsman sa kadahilanang inggit ito sa kanyang kagandahan. Alam nyo ba, ang utos ng Evil Queen sa huntsman ay kapag napatay niya si Snow White ay dalhin sa Evil Queen ang kanyang lungs at liver. At ang weird na twist dito ay pinakukuha niya ito upang magsilbing hapunan ng Evil Queen. Sa kabutiang palad, ang huntsman na ito ay may konsensya. Dahil imbis na patayin niya ang batang si Snow White, ay nagpa siya na lang itong pakawalan si Snow White sa kagubatan. Ilang oras ang lumipas, habang nasa kagubatan si Snow White, ay nakakita ito ng isang kubo. At dahil sa walang tao sa loob, ay nagpa siya siyang pumasok dito. Sa loob ng kubong ito, ay nakita niya ang maliliit na mga furnitures. At ang kubong ito ay pagmamayari ng Seven Dwarfs. Sa Disney version nito, pagpasok ni Snow White sa loob ng bahay ng mga dwarfs, ay nakita niyang napakakalat ng bahay. Ngunit, sa version na ito, ay kabaliktaran at napakalinis ng kanilang bahay. Dahil sa pagod niya sa pagtakbo, ay nakatulog si Snow White sa kama. At pagkagising niya, ay nakapalibot na nga sa kanya ang Seven Dwarfs. Ang sabi sa kanya ng mga dwarfs ay pwede naman siyang tumira sa bahay. Ngunit bilang kapalit ay ipaglilinis at ipagluluto niya ang mga ito. Sumang-ayon naman si Snow White at hindi nagkaproblema kasama ang mga ito. Ngunit pagkatapos ng usapan nilang ito ay tinanong ng Evil Queen ang magic mirror. At bilang correction, hindi mirror mirror on the wall ang ginamit niyang linya. Kung hindi, magic mirror on the wall, who now is the fairest of them all? Pagkatanong ng Evil Queen sa magic mirror, ay sinagot siya nito.
Ngunit ang inaasahan niyang sagot ay hindi niya narinig dahil binanggit pa rin ng magic mirror na si Snow White pa rin ang pinakamaganda. Gulat na gulat ang Evil Queen sa nalaman niya dahil ang akala niya ay patay na si Snow White. Maging ang dinalang lungs at liver ng Huntsman ay peke pala at nakain na ito ng Evil Queen. Dito niya napagtanto na niloko siya ng Huntsman. At sa galit ng Evil Queen ay nag-isip ulit ito ng ibang plano upang mapatay niya ang 7-year-old na si Snow White. Ang unang plano ng Evil Queen ay magpanggap bilang isang seller ng corset o isang damit na ginagamit upang hihulma ang katawan upang magmukhang kaaya-aya. Ang plano ng Evil Queen ay isot ito kay Snow White at higpitan ito hanggang sa mahirapan sa paghinga si Snow White. Ngunit nasira ang plano niya dahil tinulungan si Snow White ng 7 Dwarves. Pangalawang plano naman ay nagpanggap ang Evil Queen bilang isang matandang babae at binigyan si Snow White ng isang poisonous comb o nakalalasong suklay. Pagkasuklay ni Snow White dito ay bigla na lang siya nawala ng malay at sa kabutihang balad ay nagising din ito dahil hindi naman pala ganong katindi ang lason na nilagay sa suklay. At sa pangatlong pagkakataon, dito na nga siya nagtagumpay. Naisipan niyang magbigay ng poisonous apple at para hindi siya mahalata ay nagpanggap ang Evil Queen bilang asawa ng isang farmer. At doon na nga siya nagkaroon ng pagkakataon na ibigay ang poisonous apple at pagkagat ni Snow White ay doon na nga siya nabawian ng buhay. Pag-uwi ng mga dwarves sa kubo ay nakita nila si Snow White na nakahandusay. Kanilang nalaman na patay na nga ang 7-year-old na si Snow White. Sobrang lungkot ang pangyayaring ito para sa mga dwarves, maging ang paglibing kay Snow White ay hindi nila magawa. Kaya naman nagpa siya ang mga dwarves na ilagay ang katawan ni Snow White sa loob ng isang glass coffin at dalhin ito sa bundok na kung saan sila nagmimina ng pilak at ginto dahil gusto pa rin nila bantayan si Snow White kahit na patay na ang bata. Isang araw, isang prinsipe ang napadaan sa bundok na pinagmiminahan ng mga dwarves. At dito na nga nakita ng prinsipe ang bangkay ni Snow White. At aking masasabing weird ang storyang ito dahil na in love ang prinsipe sa malamig na bangkay ni Snow White. At sino ba naman tao ang may in love sa isang patay? Kaya naman nagpa siya ang prinsipe na ipaalam ito sa mga dwarves na baka pwede iuwi ng prinsipe ang katawan ni Snow White sa kanilang kaharian. Pumayag naman ang mga dwarves dahil nangako ang prinsipe na aalagaan niya ang katawan ni Snow White. At dito magiging kakaiba ang storya. Habang buhat-buhat ang glass coffee ni Snow White papunta sa kaharian ng prinsipe, ay naibagsak ito ng mga tagabuhat at ang nakalalasong mansanas na nakain ni Snow White ay nailuwa niya. Kaya naman si Snow White ay himalang nagising. Pagkagising nito ay pinakasalan agad ito ng prinsipe. At hindi pa dito natatapos ang storya. Sa araw ng kasal ng prinsipe at Snow White, ay imbitado din ang evil stepmother na tumangkas sa buhay ni Snow White. Nakadalo naman ang Evil Queen sa kasalang ito. Ngunit, ang hindi niya alam, ay minakanda na palang nagbabagang pilak na sapatos. At ang sapatos na ito ay sa pilitang pinasuot sa Evil Queen. At pinasayaw ito hanggang sa mamatay. So dito muna magtatapos ang aking video. At nga pala, gusto ko samantalayin ang pagkakataon na to na magpasalamat sa inyo na tumangkilik sa huli kong video about sa Tom and Jerry Lost episode. Laking gulat ko dahil umani ito ng napakaraming views ng ilang araw lamang. At pasensya na rin kayo kung di ko kayo ma-shoutout lahat dahil sa phone lamang ako nag-i-edit ng aking mga videos. Kasabay nito, gusto kong tumutok sa paggawa ng mga ganitong content para weekly may bago tayong dalawang videos. Pero guys, mag-comment pa rin kayo at baka sakali, maisama ko kayo sa isa-shoutout ko sa simula ng aking video. And guys, please do like my video dahil malaki ang impact nito sa ating channel. Huwag niyo na rin kalimutan i-hit ang subscribe button dahil 90% na nanonood ng video ko ay hindi nakasubscribe. So guys, please subscribe at pakishare na rin ito sa Facebook. So once again, maraming salamat po at nagpapaalam, Dokumentador.